Hi loves, welcome back to my channel, welcome back to Deb Does. So Debbie does a quick recap of my 2020, of her 2020. This is gonna be a summary of my year 2020. Before I finally say goodbye to 2020, I just wanna share with you guys kung ano yung mga experience ko nung taon na yon, and then after that, bye 2020 na. So I hope you listen and appreciate this. Yeah. Medyo mabigat sa pakiramdam kasi habang sinusulat ko pala siya, na-realize ko na hindi maganda yung mga nangyari ng 2020. Ang bibigat ng mga pangyayari. But still, kasama siya sa experience and for sure, it taught me something. And yun, I just wanna share this to you guys. First, me and my jowa. Yes, you heard it right. Ayan yung plot twist ni 2019 ko. Nagka-boyfriend ako, nagka-love life pa. Sinalubong namin yung 2020. So, may love life ako nung pagpasok ng taon. I'm at my happiest. And it really felt good and everything feels special, feels right. Wala, contento talaga ako sa nangyayari. Sabi ko, talaga, oh, this is my year. This is it, finally. Like, after being single for a long time and after dating this guy nang paulit-ulit na hindi nag-end up kami together kasi hindi naging official, hindi tutuloy, laging nagkaka-problem, laging wrong timing. Parang, yes, finally, dito rin pala mauwi, like, kami din pala. Yeah, yung, alam mo yung pag-in love ka, kilig, ganyan, and it was something special. Yun, I'm at my happiest. Feeling ko nasa cloud na yun ako ng mga panahon na yun. It's something really special. Second, oy, Siargao trip noong Valentine's Day. Sinulit ko siya kasi for the longest time, wala akong naging kadate ng Valentine's Day. Siguro last date ko pa, yung last boyfriend ko pa. Ibang feeling, parang first time ko lang ulit. Hindi ko ma-explain, pero yung grabe yung happiness ko na yon na wow, na-experience ko again yung ganito. Kakaibang kilite. Ganon yung pakiramdam. And we went to the beach. And for me kasi, special yon kasi I love sunsets. I love the beach. Diba? I love hearing yung waves. Favorite place ko din yun kasi talaga. So for me to be able to spend Valentine's pa, special occasion with a special someone at my favorite place, sobrang doble-doble. Wow! 2020! Grabe naman! Sobra-sobra ka naman sa akin! Ganon. Ganon yung feeling na parang wow. Sobrang nakaka-happy. Wala na akong mahihining pa. Parang ganon na yung pakiramdam ko ng time na yun. Eto na! Let's do this. Oops. My baby. Say hi. Hello. Buti na lang makulit tong mga anak ko. Uy, yung isa. So medyo kumaiba ako. Medyo, na-feel ko na kasi na parang yung pasok na ng taon, ang saya-saya na. Tapos eto na, hindi ko na alam kung paano ko na ikukwento sa inyo. Yung mga mabibigat na mga pangyayari. Kasama siya sa experience, remember? Third, COVID happened. Siyempre, nung napundami, nabalita yan, diba? Ang hirap. Hindi mo alam kung anong mangyayari next. Pero actually, hindi pa nga ganun kabigat nung first, diba? Nung first lockdown. Sige, okay lang yan. Kakayanin. Ilang days. Kaya pa yan. Pero hearing the news, social media, ang bigat, nakaka-stress yung mga nababasa mo, yung mga nangyayari. People were suffering, wala silang makain because walang trabaho talaga. As in, total lockdown, bawal lumabas, ganun. Kahit kami affected, ako, hindi rin kami makapag-shoot, makapag-taping. Grabe yung news na to, sobrang nakaambigat. Every time na maalala ko siya, parang, what? COVID. Ito na nga, yun na. Dahil, kala natin, okay na. Ang fourth ko ay
anxiety attacks. Kasi nga, akala natin na ilang days lang of lockdown, na-extend. Hindi na ako nakakatulog sa gabi minsan. Nag-sleeping pills na nga ako eh. Sometimes wala din talaga as in. So sabi ko, I have to do something. Siyempre, dapat positive ka pa rin. Dapat mo alagaan yung mental health mo. I started this yoga challenge. Para lang meron ka talagang ginagawa. Dahil doon, nagkaroon ako ng routine. Every morning, I praise and worship, I read, I exercise. Tapos afternoon, bonding na with family. Nakaka-stress lang siguro yung mga pangyayari. Hanggang kailan to? Yun yung iniisip mo eh. Kaya alam ko, yan yung mga naging problem din natin talaga nung lockdown. Yung na-anxiety tayo. Ano mangyari bukas, paano na tayo, ganyan. So sabi ko, kailangan mabaling talaga yung attention ko eh. Okay, kailangan ko pa ng kulang pa kasi after exercising, wala na, manood ng TV, ganyan. So hindi mo mapigilan yung sarili mo magbasa na naman sa social media, ganyan. Oh, I'm stressed, dagdag stress. So yan, yung fifth ko, Debbie Cooks. Kasi I started an online food delivery before pa, 2017. Pero nag-stop siya kasi nga, hindi ko siya masingit sa schedule. Kaya every time lang na may special occasions, dyan nakakaluto ako, nakaka-take ako ng orders. But since nung nangyari yung lockdown, itong pandemic, na-continue ko itong business ko, sobrang hindi ko naman expected na ganun yung suporta ng mga tao. Kami nung family ko, yung brother ko, yung sawa niya, yung mga pamangkin ko, tinutulungan ako. Kami talaga nagluluto, taranta na kami minsan sa orders, umaga pa lang, gising kami para magluto, ganyan. So sabi ko, grabe, hindi ako pinapabayaan ni God, kahit na, you know, walang work, ganyan. Meron pa rin blessing na pumapasok. Oh, ito na yung sign, no? Hindi ka iniiwan ni God, Debbie, ganun. Ganun yung pakiramdam ko noong time na yun. Bakit ba ako emotional? Feeling ko PMS ako, guys. So yun, naisip ko, grabe naman si God. Unibigyan pa rin talaga ako ng blessings. Sabi ko, kailangan i-share ko to. Kasi nakikita ko talaga sa news, ang daming hindi napapaabutan ng tulong. Ang daming tao na hindi nila kayang, alam mo yun, yung wala silang pangkain sa isang araw kasi nga walang trabaho, na-stop yung trabaho. Tinext ko yung mga kaibigan ko, sabi ko, gusto ko magluto para sa mga frontliners. Yun lang talaga yung una kong naisip. Napapanood ko kasi na nagkakasakit daw yung mga nurses, yung mga doctors, tapos yung mga sa grocery, diba? Ako kasi, naiintindihan ko total lockdown. It's my responsibility for my family. Kailangan ko silang protektahan from the virus. So, kailangan totally walang lalabas, safe tayo. Sila, may mga pamilya sila, pero dahil kailangan nila magtrabaho at alam mo yun, sila talaga yung ano natin eh, mga bayani natin nung lockdown. Sobrang saludo ako sa mga to, kaya gusto kong tumulong. Siyempre yung mga friends ko, game naman yan talaga, sila Ate Abby, sila Alex, si Henry, yung iba din, mga talagang nag-donate. Dito na nangyari, or dito nabuo yung healthcare heroes. Dahil nga, yung mga frontliners talaga yung gusto namin unang tulungan. And then we ended up helping also yung Toda drivers, senior citizens. Tapos I also cook for the street people. Tinulungan ako ng mga kaibigan ko dyan. Grabe kasi yung talagang naging supporta din talaga ng mga tao. Kahit na ganito yung sitwasyon natin, pinipili pa rin natin kahit sa maliit na bagay, tumulong. Kaya, alam mo yun, nakaka-proud. Nakaka-proud pa din talaga yung mga Pilipino. At nakaka-proud maging Pilipino. What 7, the fight. Alam niyo naman, siguro, if you're in a relationship, it's really hard na long-distance relationship. Actually, hindi naman talaga long-distance relationship kami. Hindi talaga LDR kasi he lives somewhere in North lang, tapos ako South. Pero dahil sa lockdown, parang nasa ibang country kami. Or na-feel ko pa nga, niloloko ko pa nga na para kaming Chloe. Na South Korea, North Korea. Parang yung Captain Rico nandun, layo. It was a petty fight lang talaga. Hindi naman something big. Pero siguro mas dahil lang sa sitwasyon na, alam mo yun, dala ng mga emosyon. So mas naging mabigat siya. Well, eventually, nagkaayos naman din kami talaga after that. And nag-usap kami. We fixed it. And, you know, okay naman. Okay lahat. Naging okay. Nalagpasan ko yun. Sobrang bigat nun kasi, alam mo yung
hindi mo nakikita yung partner mo, diba? Ako kasi, love language ko talaga, physical touch, very malambing kasi talaga ako. Gusto ko kapag ganyan, ayoko na nung nag-aaway, ayoko nung nakakatampuan na ganyan. Gusto ko nag-uusap agad. And ang hirap kasi din mag-usap sa text, diba? Especially kung late. Ang hirap nung nangyari na yun. So, okay na yun. After a week, another bad news. Yung baby ko, pang-8, my baby boy is gone. Well, pinupost ko yun sa social media ko, na nagkasakit yung dog ko. Isipin mo gano'ng katagal yun. Na nasa akin siya, na baby ko talaga siya. So, nung nagkasakit siya, kahit lockdown yun, inala ko siya sa hospital. Pinagamot ko siya, pinapakain ko siya, ako nagpapain ng water, katabi ko siya matulog, pinapipray ko siya. Kasi yung dog ko na yun, every time na umuwi ako, pag may problem ako or ano, feeling ko naramdaman niya kapag sad ako. Pag may problema, ganyan, pag happy ako. Diba yung mga dogs natin, very ano sila, malakas yung ganun nilang pakiramdam. So, yung dog ko, gano'n yun. Parang anak ko talaga yun. Anak ko talaga yun. So, nung nagkasakit siya, grabe mabigat sa pakiramdam ko yun. At lalo na nung nawala siya. Mayroon akong clips nung dinadala ko siya sa hospital nung nagkasakit siya nung last day niya. Pero hindi ko yun pinost. Hindi ko alam kung bakit ko kaya na video eh. Kasi feeling ko yun na yung kasi naramdaman ko na last moment ko na yun with him. Sorry, nangyak ako. Kasi akala ko gumaling na siya eh. Tapos, inibok loob. So, hindi ko yun akala na parang feeling ko wala ako nagawa kasi pandemic, lockdown. Yung mga sources ko, hindi ko siya madala sa pandemic sa ladong bed. Alam mo yung feeling na hindi ko nagawa yung 100% mo. Dun sa baby mo, ganun yung naramdaman ko. Sobrang lungkot ko na, sobrang grabe yung experience na yun. Okay, sorry. Every time talaga naalala ko yung dog ko na yun, iiyak pa rin talaga ako. Siyempre, yung iba yung pinagsamaan namin dun eh. 8 years din yata siya sa akin. For me, baby pa siya. Next, actually, sabay nangyari to. So, nung nawala yung dog ko, I had to go through lockdown breakup. May ganun bang term? Pero yun yung term ko. Ito yung na-feel ko na I'm at my lowest. As in, I hit rock bottom. My dog died and then nag-break kami ng boyfriend ko. Parang diba yung pinaka-worst na mangyayari sa'yo? Yun nga. Oh, side sa magkasakit ka. Makipag-break or mag-breakan ka or maghiwalay kayo ng ka-relationship mo. Hindi na kayo nagkikita, diba? Yun, ganun talaga. Mas pinili ko na lang isipin na may reason si God bakit nangyayari yun. Bakit nangyayari to? And hindi ako bumitaw sa faith ko. Tinanggap ko, yun. Alam mo yun? Pero mahirap. Sino bang babae or lalaki? Ganun kadaling mag-move on, diba? Especially nasa ganitong situation. Pero wala akong sinabihan kasi nirespeto ko yung relasyon namin. Nirespeto ko siya bilang tao, yung pamilya niya. So, nanahimik po ako. For my own peace of mind, let go. Diba? Debbie, let go. Move on. Ganun talaga. Ganun talaga. Tsaka, sa mga ganun panahon kasi, walang naman ibang makakatulong talaga sa'yo kung hindi ikaw yung sarili mo, diba? So, yun yung ginawa ko. Nuloy ko yung foundation namin, Debbie Cooks, yung business. Sinantabi ko yun. Kasi, mas mahalaga pa rin sa akin siguro yung ako na kahit nangyari yung mga ganong bagay, eh, blessed pa rin ako kasi yung pamilya ko ay healthy pa rin, walang nagkakasakit, walang nagkakavirus, may nakakain kami sa isang araw. So, para sa akin, I'm still blessed. Test lang yun ni God for me. Tinitest niya yung faith ko. Proud ako sabihin na nakaalis ako sa dark place na yun because of God. Because God really helped me. Dito po mapasok sa number 10, si Favor Church. Yes. Super thankful ako sa church ko. Everyone sa church. Especially my best friends, Patrick, yes. Hey. I was able to attend din once yung connect group nila. Hey. Super thankful ako sa kanila.
sa prayers nila, sa prayers nila kay pastor every time na nanonood ako sa house. Nakakatulong talaga. Kaya yun, I'm just really thankful na nakaalis ako sa dark place na yun kasi I know hindi nag-e-end doon yung journey ko. Ang hopeless romantic and asang-asa pa rin sa forever, no? Wala, natatawanan ko na siya. Siguro, uy, naiyak lang ako kasi syempre pag naaalala mo, diba, yung pinagdaanan mo. Tapos, naisip mo kung nandito na ako ngayon. Sobrang I'm stronger than yesterday. So, parang nagiging emotional ka talaga. Wala, proud lang ako sa sarili ko. Nakaya ko lahat na ngayon. Boo, 2020. Next ko, vlogging! Yung pang-11 ko, vlogger na si Debbie. Debbie does. Yun yung pang-11 natin. I finally gave in. Tagal ko nang gustong mag-YouTube. Pero lagi kasi yung dila ako ma-atras every time siya na cringe. Kasi every time I watch myself na parang di bagay sa akin. Tapos, parang nasasabaw ako. Di ba naman sasabihin ko yan, next, anong ganyan. Wala. Mas kaya ko, mas creative siguro ako as a director, shots, mga ganyan. Pero, pag talking to the camera na, medyo, wali na ako. Pero, isa yun sa magandang mga nangyari sa akin noong 2020. So, sa lahat po ng sumubscribe sa akin, maraming pong salamat. Na-appreciate ko po kayo, yung mga nanonood po ng vlogs ko. Maraming pong salamat talaga sa inyo. Sana natutuwa kayo sa mga pinag-aagawa ko. Anyways, next, medyo mahaba-haba na yung vlog natin. Nako, maiinip na kayo. Next ko, back to work! Yay! So, sabi nga nila, diba? Mga pagsubok lang yan. So, lahat ng mga pinagdaanan ko, pagsubok ka lang yan. Hindi ka pababayanin ka. So, yun. Nagkaroon ako ng taping na ulit. Nagkakashoot na ako ulit. Kasi nga, nag-GCQ na. Yun, ang sarap lang nung pakiramdam na back to work ka na. For me kasi, it's important yung work ko kasi yun yung outlet ko eh, diba? Being an artista talaga, importante yung pag-acting namin. Kasi ito talaga na namin nalalabas lahat ng emosyon namin. Just thankful. Kahit na pandemya, eh, meron pa rin dumadating ng work. Of course! Oh my gosh! Next! I got my new babies! Nakita nyo sila kanina. At nivinlog ko yon. Sabi nga nila, pag may nawawala, may darating. So, dalawa yung nawala. Dalawa yung dumating. So, I got my babies. Kasi dalawang cute na Persian cats yung binigay sa akin ng friend ko. Sobrang tatawa sa pusa before, pero dahil sa kanila nawala talaga, as in. Of course! Oh my gosh! I got my new babies! Sabi nga nila, pag may nawawala, may darating. So, dalawa yung nawala. Dalawa yung dumating. So, I got my babies. Dalawang cute na Persian cats yung binigay sa akin ng friend ko. Sobrang tatawa sa pusa before, pero dahil sa kanila nawala talaga, as in. At nakakatanggal ng stress. So, I'm just really thankful for them kasi natanggal nila yung stress ko. Next! Oh! Dahil sa inyo, na-monetize na tayo! Yay! Dahil sa inyo guys, na-monetize na ako. Maraming salamat sa team ko. Alam ko minsan nasa stress sila. Especially kapag hindi na ako nakaka-shoot ng vlog. Kasi minsan may times talaga na tuliro ako. Team Debbie, my family, Viva, Boss Val, thank you so much. Kasi yun, tinutulungan nyo ako. Minsan wala talaga. Minsan, ako na yung nagdududa sa mga ginagawa ko sa mga vlogs ko. Pero, nandiyan pa rin sila. At feeling ko talaga na-stress sila sa akin. So, sorry talaga. Sorry. Sobrang laking ibang experience yung being an artista sa YouTuber. So, thankful ako. Minanonood pa rin sa akin. Yun. Thank you so much, guys. I love you all. Promise ko sa inyo na mas gaganda natin yung content natin ngayong year. Laban. And then, finally, here comes the holidays! Happy na tayo! Ayoko na pong umiyak. Ang daming learnings at yun lang yung babaunin ko po sa 2021 ko. Lahat ay itaisang tabi na natin lahat ng mga kumurot sa ating puso ng 2020. Diyan na siya. Di kita isasama sa 2021 ko. Let's start the year right!
I lift everything up to God this year. I know this year will be better for everyone, and I'm wishing everyone a year of happiness, success, lahat. Basta, babawi talaga this year. Lahat ng kanumang experiences natin ng 2020 na di ka aya-aya, eh, this year, 2021, babawi si God. Alam ko yan. Have faith. I just want to share with you guys kung ano yung mga nangyari sa akin nung holidays. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year pala. So, nung Christmas, I was able to celebrate it with my close friends. Sila yung mga nakasama ko nung Christmas, and also my family. Incomplete though, but still, bawit na lang. This year, hopefully, okay na. Getting better na talaga. Mawala na yung virus. Ay, yun lang din talaga yung wini-wish ko. I'm so happy na nag-celebrate ako. Kasi, pag New Year kasi, syempre, yung mga matatanda. So, yung lola ko natutulog na talaga. And so, the next day kami nakikita-kita. So, pag New Year's Eve, kung sino lang yung umampun sa akin, yun dun lang ako. Sama-sama, friend ko, si Ara. She invited me in. So, may fireworks sa Rockwell. And grabe, guys. Sobrang kailangan niyo mapanood to. Nung napanood ko yung fireworks, naiyak ako. Ayan na naman ako. Ayan na naman ako. Grabe yung feeling na ang bigat ng 2020. Na ito yung 2021 fireworks na pagsalubong ng Rockwell. Sabi ko, wow, hit it. Positive lang tayo this year. Hindi positive sa virus, ha? I mean, positive yung mga mangyayari sa atin this year. I believe, nung pagkakita ko sa fireworks na yun, yun yung sign. So guys, watch this. I hope you enjoy. And yun, magpapaalam na ako. So thank you so much, guys. I love you all. Happy New Year, everyone. God bless you all. Thank you for watching. I hope you like and subscribe to my channel. Thank you so much, guys. Bye. Take care.